nasa South Cotabato po tayo, Coronadal. Meron tayo yung pre-SONA. Ibig po sabihin yan, yung pre-State of the Nation address. Ito namin nilalatag at pinapaliwanag. Ini-inform natin ang ating mga kababayan kung ano yung mga nagawa under sa administration ni Pangulong Duterte. Ano pa yung gagawin natin at ano pa yung mga plano natin for the remainder of the term ni Pangulo. Kasama na rin sa aming pre-SONA kung ano yung mga plano natin against COVID-19, kasi syempre yan ang hot topic ngayon. Yan ang ating pag-uusapan. Sumahan niyo kami. Okay, salamat. Palib sa paglingkod. Maying buntag sa tanan. Tingala ko nga nag-ceremony ko din tayo karang buntaga. Actually, niya ko karoon kay para sa atong pre-State of the Nation address para kay Pangulong Duterte on behalf sa iyang tibok gabinete o sa iyang administrasyon. Among ginabuhat kining pre-State of the Nation address, among ginalibot ang tanan mga regions paaron ipahibalo kung unsay mga nabuhat under sa term ni Pangulong Duterte, unsa pay ginabuhat nato, unsa pay mga plano nato sa remainder of the term ni Pangulo. Appeal diri sa atong pag-report ang mga plano po nato against COVID-19, okay, no? Pinaka-hot topic na rin, no? In fact, sa paglibot nato sa lain-lain mga regions, among ginatanaw ang sitwasyon ang mga panginahanglan kung unsa pa pwede nato o kaya nato ang buhaton. So I'm very happy na nag-imo pa mo og aning atlasing pag-welcome og ceremony. Actually, ang planong tanan ko mo ari lang o agi lang para mag-donate sa mga face mask na mga donation na face mask para sa ating mga employees ay best way na makaproteksyon ta sa atong kaugalingon kontra sa COVID. Usapod na kong personal na advocacy ang virgin coconut oil. No? Tungod kay matulpas sa Department of Science and Technology, ang virgin coconut oil or VCO effective para bantayan ang sakit sa COVID. Katong mga nag-mild na COVID, ginagamit na itong virgin coconut oil kaya para maayo sila, maulian layon, makuulipod sila layon, labi na sa mga nag-mild na dito sa mga hospital. So personally, ako, nag-libot ko sa mga hospitals, nag-donate ko virgin coconut oil kaya para mas paspas ang pag-ayo sa mga dunay sakit na COVID na mild. So gusto lang po natin i-greet, no, si Romeni Oito, si Engineer Dorotea Canha, Engineer Antonio Eco, Engineer Gina Lozano, at Engineer Maria Luz Laul. Section heads nato, Angelita Barcelona, Engineer Teresita Pintan, Isidora Germo, ug sa tanan-tanan mga niya. Panagsara ko maka-anhidri sa Region 12, but I'm very happy na nakaubot ko diri. Sa atong termino, pagka-chairman nato sa National Television, ang pinaka-importante din para ka nako is ang atong mga farmers, no? Ang atong mga IAs. In fact, usa sa mga programa nato na akong ginadusok karon, tungod kay ako mapun ang chair sa Task Force Zero Hunger. Usa sa mga programa namo na nangayubig kong tabang gikan sa NIA, is kining programa nato na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. So IPA. Pinaagi sa atong IPA program, ang gusto nato mahitabo kining atong mga farmers organizations, mga farmers groups nato, kung unsa may ilang produkto, kita na sa gobyerno ang mo'y mupalit. Kaya na amatay na ka mga feeding program. Daliman ka ang DepEd na school-based feeding program, ang DSWD, na supplemental feeding program. Ang pinakabago nato karon, National Nutrition Council, doon na po yung feeding program para sa mga buntis na nanay o mga bata na 2 years old, paubos. And then doon na pa tayo mga feeding, napakaon pa nato ang mga nasa Bureau of Jails,
ang mga piniriso, ang mga persons deprived of liberty, ang mga hospitals, sa mga pasyente nato, kita po ay nagpapakaunan na nila sa mga government hospitals, etc. So sa lakot na pagsulti, daghang pinapakaon ang atong nasyonal na paglamhanan, bisan pa man ang atong mga LGUs. So imbis na ang farmer, bisan asa nila ibaligya ang ilang produkto, unya, abusohon pa sila sa ubang mga unscrupulous traders, tapos magkabaon-baon sila sa utang, yun na po, anong bill ka ang gobyerno o mo'y mapalit sa ilang produkto. That way, walay unsihan, masuportahan na to, and we are accomplishing many objectives. Not only are we feeding our people, but we are also feeding our farmers. Nabangon natin sila. So, pinagi sa IPA, akong i-challenge ang niya, na dapat, kining IPA program, ang usa sa mga nag-support pag-inani is ang National Irrigation Administration. Kahit ako po ang chairman sa NIA. Then, gawas ni Ana, chairman po ko sa Task Force Zero Hunger. Gawas po na ang IPAP is banner program na to. So, we've been going around the different regions launching mga IPAP. Nakakaroon tayo ng mga memorandum of understanding, memorandum of agreement, marketing agreements. And I hope na kining mong programa na ginasulong po na ko, paugon siyempre, ginadusok po di o ginasuporta ni Pangulong Duterte, hopefully makasuporta po ang Region 12 sa niya. Sa inani, importante kayo na programa, labi na karoon pa rin sa pandemya, na daghang kayo mga kaigsunan nato ang higutom karoon. Kini problema sa kagutom, kung kawan po, mas lalong na-emphasize, no? Mas lalong nasamot o grabe. Tungod kaya doon na kita yung pandemya na challenge na ito karun na tayong laban against COVID na po tayong laban against COVID. So, I think NIA is in the best position to be able to accomplish all of that. And panagsa rin mawabot ang inanong klaseng higayon na makatabang kita sa itong mga kinsunan. Hindi lamang mga NIA IAs na ito, which is usually our stakeholders, kundi ang ubang bang stakeholders sa mga and I hope that I can talk to the support sa NIA. Nagkakit salamat ka ninyo sa talanan yung ginabuhat. I know it's been very challenging for all of us. But know that we really appreciate the work that you do. And ginapaunta na ma-inspire ka mo na buhaton nato ang tanan na pwede natong buhaton araw makatabang kita sa isip katawan nato. Sa panahon ngayon, maliban sa panalangin, pinilanggit nato pag pinabangay, magkaiusap kita ang tanan. Kaya salamat, magsalay doon ang Panginoon. Ladies and gentlemen, once again, Attorney Carlo Alexi Nograles. So this time, we'll be having the ceremonial acceptance of the gift coming from our Cabinet Secretary. May request our personnel or the regional office heads and of course our IMO managers for the ceremonial acceptance of the gift coming from our Cabinet Secretary, Attorney Carlo Alexi Nograles.